ang boses na bihirang mapakinggan, hinaing ng mga pinakamahihirap na sektor ng lipunan, isang simbolo ng pagbabago. Dalay pakiusap sa mga bobot, Biyaheng Totoo. Kabataan daw ang kapagpag-asa ng bayan, pero lumalabas na kabilang rin sila sa pinakamahirap na sektor sa buong Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng Biyaheng Totoo, aming binisita ang mga kabataan sa Kalinga, kung saan may pinakamababang bilang ng mga nakakapagtapos ng high school sa buong bansa. Narito ang Biyaheng Totoo ni Chino Gaston. Sa mga gaya ni Jevy na galing sa mahirap na pamilya, edukasyon ang isa sa pinakamabisang paraan para matupad ang lahat ng kanyang mga pangarap. Gusto ko po maging guro. Bakit, ano bang gusto mong mangyari kung ikaw naging guro? Gusto ko pong maging maayos po ang buhay ni mga kapatid ko at pamilya ko. Panglima sa 10 magkakapatid, siya lang ang bukod tanging umabot sa 4th-year high school. Pero para sa mahigit 5 milyong kabataan tulad ni Jevy, malubak, masikip, at puno ng balakid ang daan patungong karunungan. Di pa nangangalahati ang biyahe, kailangan ng bumaba. Hanggang dito na lang kasi ang sementadong kalsada. Problema kung tutusin, pero sa mga tulad ni Jevy, isang magandang pagkakataon para kumita. Araw-araw sa mahabang panahon, siya at ilan pa sa kanyang mga kaklase, nag-aakyat ng kilo-kilong kalakal sa bulubunduking barangay ng Sumadel. Kung di nila ito gagawin, wala daw silang pambaon at pambili ng mga gamit sa eskwela. Magandang hapon po. So kayo po yung may-ari ng produkto na ipabuhat. Opo. Magkano naman po yung bayad? 20 pesos po. Mula doon sa baba? Opo. Pasok po kayo. Ang hinikita sa pagsasaka ng kanyang mga magulang, sapat lang daw para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Kaya bukod sa pagbubuhat ng mga kalakal, tumatanggap din si Jevy ng labada bago tuluyang pumasok sa eskwela. Isa pa rin ang kabataan sa mga pinakamahihirap na sektor ng ating lipunan. Hindi namin sinasabing child labor kasi parang supplement na tumutulong sila sa parents nila. Merong effect kasi kahit anong todo effort yung ginagawa niya. Siyempre pagdating sa bahay, sabak sa trabaho kaagad, wala siyang oras na mag-study, self-review. Kasi tingnan nyo naman so yung sitwasyon naman dito. Ang tao dito determinado na mag-aral, kaya lang yung oportunidad. Kulang talaga. One cause might be economic status of the family, one cause might be the topography of the school. Sa buong bansa, isa pa rin ang Kalinga sa may pinakamababang bilang ng mga nakakapagtapos ng high school. Sa kabila ng hirap ng kanyang binubuno araw-araw, milagrong maituturing na hindi lamang gagraduate si Jevy sa Marso, kundi umapangalawa pa sa may pinakamataas na grado sa graduating class ng kanyang paaralan. Si Jevy din ang pinakaunang miyembro ng kanyang pamilya na gagraduate ng high school. Jevy, ito papel. Ibigay namin, sulat mo yung mga issues ng mga kabataan na tulad mo na gusto mo sanang matutukan. At ito'y ipapadala natin doon sa mga botante. Ito yung magiging gabay nila sa pagpili kung sino yung mga kandidato na boboto. Gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Mahirap kasi palagi pumupunta sa bukid, nagtatrabaho. Mabigat yung binubuhat mo. Naapektuhan po ang pag-aaral ko. Ang mga sinulat ni Jevy, mga bagay na madalas ring ipangako ng mga kandidato tuwing kampanya. Pero kung ang mga ito ay matutugunan, nakasalalay sa mga pangalang isusulat naman ng mga botante sa darating na eleksyon. Ako si Chino Gaston, ito ang aking Biyaheng Totoo.